So itong mga red flags na to or mga signs na to ay isa itong mga tips and ideas para sa inyo mga kaswisi. Kasi para maging vigilant at maging observer kayo habang kayo ay nagsisilbi sa kanila. Kasi nga, hindi biro ang ma-terminate, no? Hindi rin biro ang bumaba kagad on the spot. Maghanap ka ng matutuluyan mo for the meantime. Maghanap ka ng employer mo. Gagastos ka, ganyan. Uuwi ka ng Pinas, ganun. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel, no? Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So sa tagal ng panahon na nasa Hong Kong ako at hindi ako nakagawa ng mga updated na videos dahil masyado akong busy, no? So wala na akong time para gumawa ng mga updated na videos na dapat ninyong malaman, no? So syempre, bago ang lahat mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko dito mga kaswisi ay based yun sa experience ko. Based po yun sa mga naririnig ko na mga kwento ng iba nating mga kababayan na nag-try at alamin ang kanilang kapalaran dito sa bansang Hong Kong, no? Siyempre nga naman, pag sinabing Hong Kong, masasabi mo, ay, ang laki ng sweldo dyan, ganyan. So, hindi nyo lang alam kung ano yung mga posibleng mangyari sa inyo. So, depende yan sa job offer na matatanggap ninyo pagka nag-sign na kayo ng kontrata at the same time. So, doon na natin malalaman kung ano ba talaga. Ayan. No? So, pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, kung ano-ano ang mga signs, no? Mga signs o red flags, no? Kapag may balak na i-terminate ka ng iyong amo. Yan. So, syempre, tayo ay nag-apply, no? Nag-try. Itatry natin. Whether it's ex-abroad ka or first-timer, no? Syempre, gumastos tayo dito. Kasi, syempre, medical, lahat ng requirements na i-comply natin para lang makumpleto, no? Umaten tayo ng assessment. Syempre, as usual, may kaakibat na bayad yun, no? At mag-i-stay ka, ganyan, hanggang sa makuha mo na yon yung test the certificate, at yung iba pang mga requirements, especially yung medical, yan, no? Yun. So, syempre, pagka nandun na tayo sa amo natin, dahil nakapirma na nga tayo ng job offer, at the same time, yung kontrata, nag-agree tayo na ito yung meron sa bahay nila, ito yung pamilya nila, ito yung square feet ng bahay, may mga pets ba ito, o ilan yung mga anak, ganyan. So, tinanggap natin yun, no? So, pagdating na natin doon, so, ito na yung mga senaryo na nangyayari, no? So, syempre, habang ikaw, lumilipas yung buwan, tumatanggap tayo ng sweldo, trabaho tayo ng trabaho, di ba? Kung ano man ang iutos nila, gagawin natin. Kung ano man yung mga multitasking na gagawin natin, kasi nga, ang hinahabol natin is yung oras, no? Kasi ang oras ay mahalaga doon, no? So, syempre, since na kailangan mabilisan ang trabaho natin doon, may marami pa tayong gagawin, lalo na kung ikaw ay mag-isa lang sa bahay at malaki yung bahay, tapos ang daming gagawin. So, talagang multitasking ang gagawin mo. Yun, no? So, ito yung mga red flags or mga signs na dapat mong maging aware ka dito at kailangan maging vigilant ka, maging observer ka sa mga kinikilos ng ating mga employer, no? So, number one na dito, so, hindi na sila nagagalit sa mga maling ginagawa mo. Diba? So, syempre, mga kaswisi, sa ilang buwan, no? Lalo na pag unang dating mo doon, syempre, di maiwasan nagkakamali ka kasi ayaw nila ng ganito, ito yung ganito yung gusto nila, ganyan. So, usually, napapagalitan ka, no? So, natural lang yun. Natural ka magkamali, o minsan nakabasag ka, ganyan. So, galit na galit na sila niyan, ganyan. Kasi pagka mga ganyan, may mga feng shui kasi sila. So, alam mo yon, may something, no? Ayaw nila ng ganun. So, lahat ng gamit nila, mga kaswisi, kailangan pag-ingatan mo. Yun. So, syempre, accidentally, hindi mo naman sinasadya, nagkaroon ng problema, at hindi na sila nagagalit, no? So, pagsasabihan ka lang. So, isa yan sa unang signs o red flags, no?
So yun na nga, sa pangalawa, no, pababayaan ka na nila sa mga ginagawa mo. Ay, ayaw nila yung ginagawa mo, pinababayaan ka na lang nila. Kasi nga, ayaw na nila ma-stress sa'yo. Yun, yun yung totoo. Ayaw na nila ma-stress, hinahayaan ka na lang. Kasi nga, iniisip na lang nila na, ay, darating naman na yung kapalit mo eh. Kaya, ano na sila? No worries na sila dun. Yun. Kasi nga, may mga ano sila na ayaw nila, ganyan. Kahit alam mo naman na concern ka sa kanila, pero hindi nila na-appreciate yun. Kasi nga, ang katwiran nila ay binabayaran kanila. Yun. So, hindi puso papairalin dito, kundi pera. Yun. Yun yung totoo dun. No? So, pangatlo, mga kaswisi, na ayaw na nila pakinggan yung mga sasabihin mo sa kanila. No? Kaya ako nasasabi to kasi lalo na kung may mga anak sila, no? Usually ang mga employer natin, lalo na kapag mga Chinese, eh tinotolerate nila ang kanilang mga anak. Kasi nga kahit na mali yung ginagawa, kailangan anuhin nila, kampihan nila. Sabihin lang na mali, ganyan, kahit na mali naman talaga. Parang aanuhin na nila is tama, ganun. So meaning ikaw yung babalikan kasi ikaw yung nagsabi, ikaw yung mapapasama. Diba? Imbis na maging concern ka sa kanila, hindi mangyayari yun dahil yun ang tingin nila sa'yo. Kasi katwira nila, binabayaan ka ng helper ka lang naman eh. Eh, ba't kailangan mong ano, mga ganong mentality or isip ng ating mga employer. Kasi nga, sinotolerate nga nila. Hindi nila matanggap sa sarili nila na sila mismo mga magulang ay yung mga anak nila ay ganyan. No? So, hindi naman nila lahat, no, yung ganitong klase ng employer, pero mostly na ganun sila. Lalo na kung ang lalaki ay talagang masusunod, 'di ba? Usually naman talaga ganun naman talaga, no. 'Yon. So next, mga kaswisi, makikita mo yung facial expression nila. Yung mahilig silang gumaganon sila. Kasi nga naiinis sila sa iyo, no? So since na ayaw na nga kanilang kausapin or ayaw ka na nilang pakinggan or ayaw ka na nilang pansinin, ganyan, inahayaan ka na sa mga ano, pag nakikita ka nila or pinakausap ka nila, makikita mo yung facial expression nila na gumaganon sila. Kasi nga, ayaw na nga nila sa'yo. Yun. So naghihintay na lang ng araw kung kailan darating yung kapalit mo. Kasi may times na ganyan eh. I-on the spot ka talaga nila. Yun. So, kailangan maging aware ka, maging handa ka, yan. Yun. So, next, mga kaswisi, no? Yung mababago ang treatment nila sa'yo, no? Kung sa first na pagdating mo sa bahay nila, mga kaswisi, syempre, inaalam mo na kagad yung CCTV kung nasaan, ganyan. Tapos yung mga plato, mga meron sa kusina, kasi yun naman talaga yung unang-una natin aalamin dyan. Tapos yung mga pandinis, nasaan, saan nakalagay, anong ginagamit, ganyan. So, ganun, no? Siyempre, pagka nagsisimula ka ng maglinis, tapos ay makikita mo yung expression ng amo mong lalaki. Halimbawa, for example, eh, hindi ka naman pinapagalitan. Tapos, suddenly, na lumilipas na yung buwan, eh, bigla siyang magagalit sa'yo, bigla ka nang uutusan, mga ganyan ba? Kasi nga, nabibrainwash kasi. Siyempre, sino ba naman magkakampi kung di sila rin, di ba? Lalo na, nagtatrabaho yung lalaki. Usually, wala naman sa bahay, no? Wala naman siya sa bahay. So, kayo lang ng amo mong babae ang madalas na nag-uusap kung ano yung gagawin, ano yung mga ihahanda na pagkain para sa mga anak, ganyan. Anong oras mo susunduin, anong oras mo dadalhin sa activity, ganyan. Yun. So, mababago yung treatment nila sa'yo, lalo na yung amo mong babae. Kung dati eh, napaka-terror niya, no? Mas lalo pang magte-terror, ganun. Kasi nga, nagte-terminate, terminator nga sila, no? Or either, eh, magbait-baitan, kuno, magte-thank you siya sa mga binibigay mong ano sa kanya, magte-thank you siya samantalang nung unang buwan mo pa lang o dalawang buwan mo pa lang, eh, hindi naman siya ganyan. So, makikita mo yung pagbabago, no? So, yan, isa na yan sa mga red flags at saka signs na on the spot ka nilang i-terminate or may plano na silang i-terminate ka. Yun. So, next, mga kaswisi, ito yung pag-iinitan ka or aasarin ka ng iyong employer o kahit yung mga anak nila. No?
Siyempre, since Cantonese yung kanilang mga salita, mga kasuisi, so hindi naman natin totally napag-aralan yung mga malalalim na salita nila. Kasi usually tayo, maipasa lang naman natin yung TESDA assessment. So yung mga basic lang naman yung usually nating hinakabisado, no? Pero kapag nandito na tayo sa Hong Kong, mga kasuisi, eh makikita mo na yung difference, no? Makikita mo na yung, at maririnig mo na halos araw-araw. Siyempre, alamin mo kung ano yun, di ba? Siyempre, sa tagal ng panahon na nagtatrabaho ka, ma-adapt mo na yung mga meron sa kanila, lalo na yung mga words. Lalo na kung tatagal ka ng mga 10 years, 15 years, ganyan. Ma-adapt mo na yun, mga salitang yun. Yan yung mga sinasabing hindi ka na mabibenta. Kasi nga, alam mo na, di ba? Pero since mga baguhan lang tayo, o yung mga basic Cantonese language lang naman ang alam natin, so hindi natin alam yung mga sinasabi nila. So usually, sila-sila pa rin naman ang pamilya ang nakakaalam kung ano man yung mga sinasabi nila. Kasi binibenta ka, pinagtatawanan ka, iniinsulto ka, ganyan. Alam mo, yan yung pakiramdam ng ganun. Na iniinsulto ka na wala ka namang ginagawa, pinagtatawanan ka nila kasi ganito ka lang. Ganun. So yan yung mga bagay na isa na yan sa mga red flags, no? Na kapag ka nakikita ka nila, pinagtatawanan ka na nila, ganyan. Mga signs na yan, mga kasuisi. Lalo na kapag marami kang ginagawa, no? Tapos biglang uutusan ka, di ba? Ngingiti-ngiti sa'yo, di ba? Ngitian mo rin, di ba? Para ipatunayan mo rin sa kanila na hindi ka affected. Kahit na alam mo na na i-terminate ka na nila, no? Hindi sila kawalan kung tutusin. Ang dami-daming employer dyan na mas deserving pa sa at nakaka-appreciate sa'yo. Di ba? Yun. So, ito yung mga basic na reasons, no? Na i-terminate ka lang ng mga employer dahil trip nila, no? Ano ba yung trip na yan, no? Dahil sa pungsoy, no? Siyempre, may mga birthday tayo, no? May pangalan tayo, may birthday. Kung kailan ka pinanganak, anong buwan, anong taon, ganyan. Kasi may ibang employer, mga kasuisi, naniniwala sa pungsoy, no? Kapag hindi sila compatible sa'yo o hindi ka compatible sa kanila, i-terminate ka nila. Ganun-ganun lang yung sila mag-terminate. Kasi ang isip nila, eh, hindi ko naman ito makasundo eh, kasi ano, sa kami pera naman kami. Ganun, no? So next, mga kasuisi, yung feelings, no? Dahil sa trip nga nila, dahil ang feelings nila ay hindi ka nila gusto, di ba? Dahil nga sabi nga, hindi natin mag-please ang tao, no? So dahil sa feelings na to, i-terminate ka na ng ganun-ganun lang. Di ba? Napakababaw. Eh, wala tayong choice kasi si employer sila. Eh, sino ba naman tayo, di ba? Yun. So next, mga kasuisi, yung i-terminate ka lang dahil trip nila, dahil sa pagluluto mo, no? Kasi kung hindi nila nagugustuhan yung luto mo, kahit anong gawin mo doon, kahit ilang measurement ng ingredients ang ilalagay mo doon, kung hindi nila gusto yung luto mo, eh wala talaga. Siyempre, pagbibigyan ka nila, mga 1 month, 2 months, hanggang 3 months yan. Pag hindi mo pa na perfect yan, sabi ko sa'yo, i-terminate ka nila. On the spot yun. No? Siyempre, habang nagluluto ka, nagsiserve ka sa kanila, naghahanap na sila ng magiging helper na magiging kapalit mo. Yun. Ganun sila ka-advance, no? So, kailangan advance ka rin, no? So, kailangan obserbahan mo talaga yung mga tao na to, mga employer na to, yung mga kilos at galaw nila, di ba? Para aware ka. Yun. So, next, mga kasuisi, no? Yung kung bakit ka i-terminate dahil trip nila, no? Kasi ayaw magbayad. Ayaw nila magbayad sa'yo kapag nasa out of town sila, no? Lalo na kung ang out of town nila ay it takes 4 months, no? Siyempre 4 months kang nasa bahay, no? Wala kang masyadong gagawin kasi wala naman sila doon. So since ayaw naman nila magbayad monthly, food allowance mo as usual, so ang gagawin na lang nila is i-terminate ka na lang. So hayaan na lang nila yung bahay na walang tao, marumi, ganyan. Kasi nga ilang buwan sila doon sa out of town na to. Kasi usually naman ang out of town nila sa China lang naman yun. China, Taiwan, Macau, yan, mga parte, Singapore, ganyan. So yun, mga kasuisi. So, yun naman yung mga usually, anong nila, kasi nga may mga business trip kasi sila doon. Siyempre, hindi naman pwedeng nasa Hong Kong sila, yung negosyo nila, nandun sa China, no? So, siyempre, kailangan nilang
pumunta doon para i-check, i-monitor, ganyan. Yung mga production, operations na meron sila, no? So, since na wala naman tao doon sa bahay, wala naman sila, eh, ikaw lang naman ang nandoon. So, i-terminate ka nila kahit na kahit wala ka namang ginagawang masama doon. Yun. So, yun yung mga dahilan nila, no? Kasi nga, trip nga nila. Yun. So, pito yung pinakahuli, no? Yung dahil sa sitwasyon mo, depende yan, eh, no? Kung dalawa kayo, isa ka lang. Yung lagi kang wala sa bahay. Yan. Bakit? Kasi ang gusto nila, pag gigising sila sa umaga, mapatanghali man yan o hapon na, kailangan nasa bahay ka. Eh, ang question kasi dito, eh, paano kung mag-isa ka lang, may bibilhin ka sa labas para dito sa lulutuin mo, at mayroong mga kailangan bilhin. Siyempre, magtatagal ka dahil malayong ang palengke, or either, siyempre, pababa, tapos ang tagal pa dumating ng bus. Kasi ganun dun eh, yung mga bus, ang tagal dumating. It takes time talaga. Kahit na nakapamili ka na ng within 30 minutes, eh yung bus naman, eh ang bigat ng dalahin mo, ang lang hindi ka sasakay, di ba? So, yun. Siyempre, magpagising nila, lagi kang wala dun sa ano, hindi ka nila mautusan kung ano yung kakainin nila, lulutuin mo, ganyan. Lalo na pagtanghali. Yeah. Lalo na kung hindi ka nagpapaalam. Kasi kung minsan kasi pag nagpapaalam ka, hindi ka naman pinapayagan. So, depende, no? Yun. So, ito yung mga red flags or signs na may balak na silang i-terminate ka kasi hindi sila masaya sa iyo, no? Hindi sila satisfied, no? Kahit na ibinigay mo na yung sa tingin mo ay best, no? Kasi hindi naman din biro yung trabaho natin. Nagigising ka ng maaga, magluto, pagsilbihan sila, mamalengke, magluto, maglaba, mag-mop, mag-vacuum. Kung merong mga alagang pets, ilalabas mo pa, ibababa mo, ganyan. Kung nasa building kayo, ganyan. Alam mo yung risky, no? Hatid sundo sa bata, halos hindi ka na makakain dahil iniisip mo na may gagawin ka. Ganun. So, hindi nila na-appreciate yan, no? Kasi katwira nila binabayaran ka. Yun yung totoo dun. So, itong mga red flags na to or mga signs na to ay isa itong mga tips and ideas para sa inyo, mga kasuwisi. Kasi para maging vigilant at maging observer kayo habang kayo ay nagsisilbi sa kanila. Kasi nga, hindi biro ang ma-terminate, no? Hindi rin biro ang bumaba kagad on the spot. Maghanap ka ng matutuluyan mo for the meantime. Maghanap ka ng employer mo. Gagastos ka, ganyan. Uuwi ka ng Pinas, ganun. So, yan yung mga next nating episode, mga kasuwisi, para naman malaman ninyo step by step, no? Para mas maintindihan ninyo kung ano yung mga dapat nating gawin. Ayan. So, hanggang dito naman ako, mga kasuwisi. Bye!